Pasasalamat sa iyo na nagbibigay ng magandang ani. At nararapat lamang na kami magbibigay pugay sa iyo na nagbibigay buhay ng araw, ulan at mga bituin na dahil doon kami ay nabubuhay. Sige na, anak. Saan ka na naman pupunta? Pupunta lang po ako na Jetay. Huwag ka lang magpapagabi, ha? Apa. Alam mo naman ang utang ko kay Priyam kung bakit ako buhay pa ngayon. Ano hanggang kailan ka magbabayad? Malapit na, mahal. Malapit na. Alam mo, kinakatakot ko. Paano kung isang araw wala na akong hihintayin dito. Pinili ko mabuhay para sa'yo. At yun lagi ang pipiliin ko. Mahal, pasensya ka na. Kanina pa kita iniintay, kanina pa! Pag may pinapagawa yan si Priyam sa'yo, akala mo ba nakakatulog pa ako? Paano kung meron kang makahanap na katapat mo? Paano kung may mas magaling pa sa'yo? Paano? Abang tumatagal, papalayo ka na ng papalayo! Hindi naman tayo ganito dati, Hermes. Pero dahil sa Priyam na yan, parang unti-unti ka nang ninanakaw ng dilim. Ah, hindi naman ganito yan. Teka na. Paano, ha?
Ana, dito na ako. Mahal. Alam mo, hindi ko alam mo hanggang kailan ko pakakayanin ito. Mahal. Pala ayaw tumingin man lang eh. Faithful. Mukhang may anak na naglalaro nito ah. Ayos ka lang? Diyan ko. Oh. Sana okay lang si baby. Sandali, buntis ka? Oo. Magtatatlong buwan. Actually, papunta nga ako sa daddy niya eh. Mahal, nakausap ko na si Riam. At ang sabi niya sa akin, pwede na akong lumaya. Ano, totoo ba? Kung ganun pwede na tayo umuwi, matutuwa si na tatay. Pero may tatapusin lang ako. Tapusin ko lang yun na simulan ko. Pagkatapos nun, malaya na ako. Huwag mo tagalin yung ngiti mo. At least nga ngayon, may katapusan na yung pagbabayad ko. Magkakasama na tayo. May pagpapatuloy na natin yung pamilyang na udlot na gusto natin buuin. Isa, dalawa, tatlong gabi na lang yun siguro. Pagkatapos noon, malaya na akong kakatok sa pintuan ng bahay natin. Hindi na tayo kailangan magtago pa kay tatay. Hindi ko na rin kailangan matulog na may pag-alala sa gabi. Hindi.